Sony, welcome to my channel, the Third Peace Sign. Hello friends, magandang hapon. Today, pag-aaral natin itong ventilation system of plumbing ventilation. Bago tayo magsimula, shout out po kay Dirk Honteveros. Thank you very much, Dirk. At ito pong plumbing ventilation, ito po is importante, lalong-lalo na sa ating plumbing system dyan sa ating bahayan at sa iba pang installation. Kahit po sa malaking building, meron po yung plumbing ventilation. Ano ba itong plumbing ventilation na ito? Yan po yung parte ng plumbing system natin na ito ay i-design para po ang para magkaroon po ng balanced atmospheric pressure sa loob po ng ating tubo. Yung tubig na dinadalo, o yung tubo na dinadaluyan ng ating wastewater at saka yung sewer line galing po sa ating water closet. Dahil po kapag wala po tayong ventilation system is hindi po maayos ang flushing po ng WC o hindi po maganda ang daloy ng tubig at mahirapan po ang ating pag-discharge ng ating waste dyan sa lababo, okay, dyan po sa floor drain, dyan sa WC kung wala po tayong ventilation system o vent pipe. Kung wala po tayong ventilation system, is magkakaroon po tayo ng problema tulad po ng trap seal loss. Yung trap seal loss na yan, pag wala po yan, as nahigop po yan once na tayo nag-drain sa ating drainage line, yung amoy o yung foul odor na galing po sa ating septic tank ay gagapang papalabas po ng ating bahay o ng building o magkakaroon po ng kanais na amoy. Yung foul odor, kaya meron po tayong trap water seal dyan po sa ating inidoro, dyan po sa ating lababo, kahit na po dyan sa floor drain, meron po siyang S-trap or P-trap. While po sa water closet, meron po tayong built-in water seal, yung S water seal, yung letter S. Okay, mamaya ko papaliwanag ko itong ventilation system na sinasabi ko. So, kailangan po natin ng ventilation system sa ating plumbing pipe installation para po wag po mawala ang water seal. At para hindi po tayo magkaroon ng retardation of flow, yung mabagal po ang daloy ng tubig kapag ito ay nasa drainage line na. Pag wala po tayong ventilation, ang daloy ng tubig is mabagal at ang flush po natin ang ating water closet o kaya lababo, makikita nyo na yung kanyang pag-discharge is hindi po o mabagal po, kapuna po na po yun, lalo na po sa water closet. At magkakaroon po yan ng deterioration of materials kapag wala po tayong ventilation system. Meron akong papakita ng simpleng layout. Mamaya meron po akong i-attach para po maliwanagan po ng maigi ng ating mga kaibigan. So, aking ipaliwanag po yung aking ginawang schematic diagram po ng ventilation pipework para malaman po ng ating mga kaibigan. Simple lang po ito. Tukuyan po natin yung aking schematic diagram ng ating ventilation system. Guys, ito po yung aking ginawang schematic diagram po ng ating ventilation pipe o ventilation pipe works para sa kaliwanagan po ng ating mga kaibigan. Meron pa tayo itong sa aking diagram is meron pa tayong septic tank. Okay? Meron po tayong main line, papunta po ng septic tank, meron po tayong lavatory, meron tayong flow drain, meron po tayong water closet at meron po siyang clean house sa dulo po ng main line. Ito po yung ating roof line. Okay? Ngayon, ito po yung ating main line. Ito po yung dito nag-discharge po yung ating water closet. At ito po yung kailangan nating i-vent. Okay? Ang vent line natin is tumagos po hanggang roof line. Meron pa tayong vent cup. At ang ating laboratory is meron po siyang ventilation pipe na nakakonekta po sa main vent pipe.
Kaya po natin nilalagay ng ventilation ang ating main line is para po magkaroon po siya ng balanced atmospheric pressure dito po sa linyang ito. Once nag-discharge ka po rito ng nag-flush ka ng water closet, ang tubig po ito is tutulak papunta po dito sa linya nito. At dito po is magkakaroon po ng negative pressure dahil po mayroon tubig na dumalig dito sa main line nito papuntang septic tank. So ngayon, para po mabalance natin ang atmospheric pressure dito sa linya nito, kailan po mayroon po tayong ventilation pipe o yung hangin na papasok po ito para mabalance po niya yung hangin dito sa tubo at hindi po niya hihigupin yung water trap dito sa water closet. Ganon din po dito sa laboratory, mayroon po siyang pit trap. Once nag-discharge ka dito sa water closet, hindi po niya hihigupin yung water seal dito sa pit trap dahil mayroon po tayong ventilation pipe. Yung kanyang hangin galing po sa taas, dadalhin po rito. Ito po yung didos na tubo, dadalhin po rito ang kanyang hangin at pupunta po rito at ibabalansin niya po ang hangin dito sa tubo para hindi po niya higupin ang water seal dito once ang tubig ay dumalhin po pababa sa main line. Mayroon po tayong itong hangin na papalit po kapag ang ating water is nagdisarga papunta po sa main line. Meron po tayong hangin dito na siya kung papalit. So, dito at saka dito sa tubo nito is magkakaroon po siya ng balanced atmospheric pressure. So, hindi po niya higupin ang hangin, ang water seal dito dahil meron po tayong hangin dito sa tubo na nakonekta po sa pitrap. So, dito po magkakaroon po ng balanced atmospheric pressure. So, yung water seal natin dito ay hindi po mawawala dahil mayroon tayong balanced atmospheric pressure. Katulad din dito sa water closet, once nag-discarga ka rito, ang tubig is dadalay po rito. Once na wala po itong tubig ito, magkaroon po tayo dito ng negative pressure. So, kailangan po natin ng hangin galing po sa taas, tulad dito, ventilation pipe. Ang hangin po is dadalay pababa para dito sa junction na to is balance po ang atmospheric pressure. Wala pong, hindi po niya higupin ang water seal ng ang water seal ng WC dahil meron po tayong itong balanced atmospheric pressure. Kaya po meron tayong vent pipe. Ang vent pipe ngayon is tumagos po ng roof line at dito po natin nilagay at meron dito siyang vent cup. Dito po dadalay ang hangin. Ngayon kapag ang vent cup po natin is barado, ang mangyayari po rito is ang kanyang flow pag nag-discharge tayo sa WC ay hindi po siya karakaraka na mag-discarga kasi po wala po tayong ventilation. Ang kanyang paglalay is mabagal dahil nagkaroon po siya dito ng pressure sa linya na kumukontra po sa daloy ng tubig. So kailangan po natin ng vent cup para maayos po ang daloy ng tubig dito sa main line. Dito po sa ating septic tank is mayroon din po tayong vent. Okay, usually ang septic tank natin, yung kanyang discharge, kapag tumas po ng tubig, ito po yung inlet po sa septic tank, galing po sa bahay, is pares lang po ng level ng water outlet. Ito yung normally is D2, so pwede rin po D3 po yan. Kapag tumas po ang tubig, overflow, pupunta po ang liquid, papunta po ng manhole. Okay, kung dyan sa subdivision, meron po kayong drainage manhole dyan. Dyan po nila itinatapon ang water kapag tumaas po ang level dito sa septic tank. Ang tanke po natin na septic tank is meron din siyang ventilation, katulad din po dyan sa bahay. Kapag nag-discarga po tayo ng tubig galing po sa bahay, tumataas po ang level po ng tubig. Kapag wala po tayong ventilation, magkakaroon po rito ng build-up ng pressure at yan po ang kukontra po sa water flow. Kapag wala po tayong ventilation, tulad po nito, ang water flow natin is stagnant o meron pong retardation of flow. Kaya lahat ng septic tank ay nilalagyan po natin ng ventilation outlet o vent pipe. Tulad po nito, tulad din po ng ating bahay, meron po tayong vent pipe na tumagos po ng ating bubungan. Para po pag tayo nag-flush ng ating WC at ng laboratory, ay hindi po tayo magkakaroon po ng retardation of flow o mabagal na daloy ang tubig. Dahil po sa linya ng ating main line is meron po tayong balanced atmospheric pressure. Once nag-discharge tayo ng tubig, meron po ditong hangin
na siya rin po ang tutulak ng water flow papunta po ng septic tank. Kapag wala po ito, itong vent pipe na ito, ang dalay po ng tubig is mabagal at magkakaroon po tayo ng retardation of flow. Kaya napakahalaga po ang ventilation pipes sa ating plumbing installation. Okay friends, thank you again. See you again on my next video. Thank you. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.